sa unang paglapag ng eroplanong sinakyan mula sa bansang hindi ko alam kung ano yung naghihintay. Pero ang alam ko lang, ang baon ko ay ang pag-asa at pagmamahal galing sa pamilya sa Pilipinas. Malamig na naman ang hangin, magpapasko na naman, pero andito pa rin ako, nangungulila. Ako si Joel, isang OFW. Siyam na taon na nagtatrabaho sa gitnang silangan. Anim na taon sa Saudi Arabia at tatlong taon dito sa UAE. Pero sa siyam na taon na yon, ilang beses ko bang naranasan magpasko sa Pilipinas. Ang alam ko, at sigurado ako, isang beses lang. Miss ko na ang pamilya ko. Alam ko, hindi na kami kumpleto kasi wala na si Mama at wala na si Ate Delia ako. Mahirap isipin pero kailangan ituloy ang buhay. Sa sobrang tagal nga, ni hindi ko na malasahan ang handa namin sa lamesa. Ang adobong Batangas ni Tatay, ang espageti ni Ate. Paano nga ba magpasko sa Pilipinas? Wari ko, nagiging ordinaryo na lang ba sa katulad kong OFW? Daan na lang natin sa Christmas tree o Christmas light. Pantakip man lang sa lungkot na nararamdaman. Lamig ng simoy ng hangin, wari ko, nakikisama sa bugso ng damdamin. Malungkot, pero kinakaya. Itawa na lang natin kahit alam natin na sa kaibuturan ng puso, may lungkot at pangungulila ang nadarama. Idaan na lang natin sa telepono. Pakinggan ang boses ng pamilya. Aba, sob na kasi, alam mo at ramdam mo, may ngiti at galak na nangingibabaw. Sa kasayahan ngayong Pasko, kasama ko mga kapwa ko OFW na magpapakita ng ngiti. Hindi lang basta ngiti, kundi isang malaking ngiti na magbubuklod para pawiin ang lungkot at sabay-sabay na malampasan ang pangungulila ngayong Pasko. Ikaw, ano ba ang namimiss mo ngayong Pasko? Hi mga kabayan! Ako po si Maylene. Bale, 4 years na ako dito sa UAE and isang beses pa lang ako nakapagpasko sa Pilipinas since then. So, bale, 3 years na lumipas na hindi ako nakaka-uwi ng Pasko. And straight pala na hindi ako nakaka-uwi ng Pilipinas. So, syempre yung namimiss ko yung family ko, especially my son. Diba? Iba pa rin yung kasama mo yung anak mo na magpasko, mahahawakan mo siya, mahahalikan mo, mahahag mo, and ikaw mismo yung mag-aabot ng regalo mismo sa hanay, hindi yung ipapadala mo lang. Diba? Kasi syempre, mas masarap pa din yung magkakasama kayo, sabay kayong kakain. Ako si Arnold. 12 years na kung di nagpapasko sa Pilipinas. Gawa ng sa trabaho dito. Para sa pamilya. Supportahan kung anong pangangailangan ng pamilya sa Pilipinas. Masayang Pasko. Happy-happy the family. Pagkain lahat na.
I'm Joy. Apat na taon na akong hindi nagpapasko sa Pinas. So, ibig sabihin, apat na taon na rin na hindi ko kasama yung pamilya ko. So, ano ba nga ba yung nakakamiss kapag hindi ka nagpapasko sa Pinas? As akin, kasi nga nasa ibang bansa ako, so iba yung celebration ng Pasko dito. And being na nandito tayo sa Middle East, hindi talaga sineselebrate yung Pasko dito. So, ang nakakamiss is yung araw-araw na makikita mo yung pamilya mo. Tapos pag malapit na yung Pasko, magsisimbang gabi. Sa akin, medyo mas nakakalungkot ngayong taon kasi kamamatay lang ng tatay ko. So, parang, parang syempre, mas ramdam ko yung pangungulila sa pamilya. Pero ganun pa man, syempre, life must go on. So, tuloy lang ang buhay. Ako si Romali from Cagayan Valley and I'm 39 years old. Well, this Christmas I miss my family. My last Christmas with them is last 2017 and I miss them so much. And lalo na ngayon na wala kami. Every time I call them, they cancel my call. So, it's really hard for me. So, sana sa Christmas, matawagan ko sila at makausap ko sila. And also my mom and my dad, I miss them so much. Ako pala si Rona. Ang namimiss ko sa Pinas, tuwing Pasko is yung Noche Buena. Tsaka yung pamilya ko, tapos yung mga kaibigan ko, yun. Hindi ko na nga alam eh kung ano yung feeling ng Pasko sa Pinas. Kasi nasanay na ako dito ng 6 na to. Kaya sa lahat ng OFW sa buong mundo, saludo ako sa inyong lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat.